Ngayong araw nga ho, meron ho akong limang guesting at una nga ho din ay aring good morning kapatid. Sa mga oras hong ito ay talagang ko'y kinakabahan. Ganyan ang itsura ko kapag kinakabahan ako. At aring nga si Sir Jeff na kasama namin at gumagabay sa amin. Salamat Sir Jeff! Sa punto hong ito ay ako'y nilalagyan ng lapel. Ayan. Kahit ako'y nilalagyan pala ng lapel, iniisip ko na ano kaya mga itatanong sa akin. At sana naman ay masagot ko ng ayos. Ayan, pangiti-ngiti, akala mo naman, di kinakabahan. Na nga, it's my time to shine. Kahit ako'y nahihiyat kinakabahan, ay excited na excited naman din. At dahil tapos na nga akong interview, ang bilis na mga pangyayari ito. Picture-picture naman kami, hindi pwedeng mawala ito. Ayan, maraming salamat sa lahat ng host, cameraman, sa lahat ng staff. Maraming salamat ho sa inyong kabutihan at tari nga natulala ho kay Miss Dimples Romana. Hindi ko na baga humaalala ko anong aming pinag-uusapan din ni Sir Jeff. Ngayon nga ho, ipapunta kami sa susunod na guesting. Ako'y medyo kinakabahan pero kapag sinuswerte ka nga naman. Tunay ho, talaga hindi pa rin ako makapaniwala na nakita ko ng personal si Ate Maris Racal at Anthony Jennings. Uy, grabe, pero medyo kinakabahan ako dyan. Hindi ko alam kung paano ako makakasingin pagpapicture, pero ito na nga. Ay, sabi pa niya ni Ate Maris ay ano daw, kamukha ko daw si Ate Miles. Ayan, at dahil sobrang ganda ni Ate Maris, napare-touch tuloy ako. Sabi ko sa kapatid ko, ay ayos na mag-aring mukha ko. Para ko sa inyong konting kaalaman, ang nagbibidyo ho na rin ay ang aking kapatid, si PRK. At arin na nga si Ate MJ Marfori. Talaga naman napakabait at sobrang na-miss ko yan. At alam niyo ba, si Miss Cheryl Cosim, ang dami namin na pagkwentuhan. At ako'y natutuwa dahil naglaan siya ng oras para makakwentuhan ako. Kung kanina ay nag-guest tayo sa One Balita Pilipinas, ang susunod naman ay din sa Afternoon Delight kasama si Sir Lord De Vera. At ang napakaganda at ang napaka-fresh na si Ate Denise Tan. Tingnan niyo naman, oh. Siyempre, bago tayo sumalang, kailangan muna ngayusin ng lapel. At alam niyo ba, napag-alaman ko pa, si ate na nag-ayos ng aking lapel ay aking kababayan. Shoutout po ate, salamat ho. Tari na nga, ay tayo ay papasok na! Uy, ginakabahan ako, kaya tinan niyo na itsura ko din yan. Talaga namang isang karangalan ho na ako ay mag-guest din sa Afternoon Delight. First time ko ho na mag-guest din at ako ho ay excited. Ayan, tinan niyo naman, tawa lang kami ng tawa at literal ho na kami nagkukwentuhan lang din. At dahil hindi napapagod ang kapatid ko kaka-video, tinan yung gagawin ko din ginaya ko talaga. Hindi ko alam kung bakit ko naisipan yun. Ninyo, kagaya ng kapatid ko, si RK, hindi siya napapagod mag-video. Ay, ito din si Kuya Jan. Hindi rin siya napapagod na samahan kami at magpauli-uli sa bawat guesting. Ayan, salamat Kuya Jan. At aray na nga, nandini na tayo sa susunod. Walang iba kundi sa Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Alam ho ninyo, malamang ko na ako'y mag-guest ulit kina Sir Julius at Ma'am Tintin, ako ho ay tuwan-tuwa dahil ho talaga napakabait nilang mag-asawa. At syempre, nagkayayaan din kami mag-picture-picture. Abay sabi ko ho ay hinding-hindi ho ako tatanggi diyan. Maisingit ko lang ho para ho sa mga hindi pa nakakapanood ng kwento ng aking buhay sa YouTube channel ni Sir Julius Babaw. Abay panoorin na ho ninyo. Yun ho ata ngayon ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 2.1 million views na. I-search nyo lang ho ang kanyang YouTube channel na Julius Babaw Unplug. Bale, dun ho sa video na yun, makikita nyo na ako'y umiiyak. Alam ko hindi ho kayo sanay na ako'y umiiyak dahil ho ang palagi nyo nakikita sa akin ay palagi lang nakangiti, masaya at nagpapatawa. At aring nga ho kami nagpapaalaman na dahil ho meron pa akong susunod na guesting. Ay aring naman ho'y huli na kung hindi ho ako nagkakamali. Ayan, kasama ko ho si Ate Chuchay at saka na-meet ko rin ho si Ate Mads. Napakabait niya si Ate Mads. Tingnan niyo naman, oh, napaka-cute ng kanyang dimples. Kung mapapansin niyo, wala si Sir Jeff at saka si Kuya John dahil meron silang meeting. Alam niyo man, napaka-busy ng dalawang yon. At aray nga, nandini na tayo sa huling guesting kundi sa totoo lang. Grabe! Alam niyo, first time ko din pero feeling ko parang hindi ko first time dahil sobrang babait nila. Sa wakas ho, natapos na ang aking guesting from 9 a.m. to 6 p.m. Sa totoo lang ho, ay talaga nakakapagod ang araw na ito. Pero naisip ko, hindi dapat ako mapagod dahil grabe naman yung mga nakilala kong tao, yung mga host, mga staff. Siyempre, dahil nandyan kayo, nakikinig at pinapanood kami. Yan, tinan nyo man aking lakad, barakong-barako. Kaya maraming salamat sa inyo. Salamat rin sa pagnood ng videong are. Kainaman na.